Tapos ito sa kabila. Ayan, okay. So tumutunog na. Welcome to my YouTube channel. This is Andy Rabino TV Tech. Shout out sa lahat ng mga nanonood. Shout out sa inyo lahat. Sit back, relax and enjoy. Just watch. Meron tayong gagawin, isang amplifier na Plardin EB502B /BT or Bluetooth. So with Bluetooth na ito. Ngayon, nabuksan ko na siya at kasi walang, hindi nag-click ang relay. So dahil hindi nag-click ang relay, check natin yung kanyang supply. Yung supply natin ay ito. DC check tayo. Saksak natin yung plug. Ito, plug saksak. Yan. So walang click sa relay. Check natin yung kanyang, na-check na natin yung fuse dyan na dalawa ay okay naman. Check natin yung kanyang supply. Power switch natin. Check tayo dito sa ating dalawang main filter. Check natin yung supply niya. Mayroong 41 volts, 41.8. Check natin yung sa kabila, yung minus. Mayroong 41.9, parehos lang. Ito yung speaker terminal at ito yung dalawang relay. Hindi nag-click itong dalawang relay. Kung makikita yan dito, ayan o. Dalawang relay. So hindi yan nag-click. Dahil hindi nag-click, check natin yung kanyang, lagay tayo sa ground, tapos check natin yung kanyang speaker out. Yan o, speaker out. Check natin power switch. Yan o, merong 41.8, so may DC out or may offset tayo. Yan o, may offset, may DC out yung dalawang channel. So ibig sabihin may sira tayo dito. Check tayo ng bias natin, the bias voltage. Ayan, wala dito sa kabila na transistor. Okay, so wala dito sa kabilang channel. Check natin, wala din. May 0.3 siya dito sa kabila, may 0.3 din. So parehong walang bias voltage. So check natin yung power output niya. Check natin yung kanyang supply. Meron siyang naka-stack na 10, 9. See, merong 11. So di-discharge natin yan mamaya. Post muna tayo, may customer. So mga ka-viewers, tanggalin natin yung kanyang output, ang yung apat na naka-dikit side sink. So relax lang kasi madami tayong tatanggalin dito. So i-post ko muna dahil tatanggalin ko yung mga yan. A few moments later. Tanggal na natin yung apat na output na nakadikit sa heatsink. May nakita tayo na laglag ito, broken resistor. Ayan siya oh. Broken resistor. Focus natin. Ayan. Tapos merong sunog. Ito siya oh, sunog. Tapos broken resistor. Tapos ito tanggal pang isa oh. Ayan. So check natin yan mamaya, mga pisa da yan. Okay. Check muna natin yung apat na transistor gamit ang ating analog na tester. Okay. Forward tayo. So check natin, forward check. Hindi makita. Tingnan natin. Hindi makita yung pyesa ang number. Lagyan natin ng magic. Yan oh. Hindi makita dahil may uwil. Yan. So meron tayong A1941 at letter D5148 yata. Ulitin natin, hindi makita yung number. So yan, 1941 yung isa, C5198. Ganon din dito siguro sa kabila. Lagyan natin ng fluid para makita natin ang number. A1941 din at saka C5198. Ngayon check natin dito tayo sa ating forward, naka X1 tayo. Ayan, check natin ang A, yung pula nasa dito sa aking kamay. Letter A, saan na ba yun? A, ito A. So ito,
Reverse natin. Ayan o, sira. Kita nyo, lahat ng paa mayroong reading. So, ito sa kabila, letter D. Letter D tayo dito. Ayan. Forward, meron. Reverse, meron din. So, confirm, sira din. Ito pa. Sa kabila, ayan. Ito. Sandali, letter A. Dito tayo, ayan. Ayan, meron. Sa gitna, wala. Dito, wala. Dito sa kabila, letter C, ito. Ayan. Dito, letter E pala. Ayan o. So, good. Good ito. Yung sa kabila. Forward natin para ma-check kung may leakage. Ulit. Ayan. Ito ang base. Collector, emitter. Meron. Emitter to collector. Wala. Meron. Emitter to base. Meron. Reverse tayo sa gitna. Wala. Good. Dito tayo sa kabila. Ito. Ito. Forward. Ayan. Meron. Meron. Emitter. Ito yung base. Bakit? Ayun. Ay, kulang yung baterya natin. Okay, sige, dito tayo. Ayan, good. Dito sa baliktad. Wala. Wala. So, good ito. So, yung i-check natin kung paano, saan. Dito tayo, ganyan. So, ang may sira, nalilito tayo. Balik tayo ulit dito sa X1. Hindi ko na markahan yung sira, nagmamadali. So, huwag tayong magmadali. Ulit natin, hanapin natin yung short circuit, short na pyesa. Ito. So, ito yung may sira. Yan o, itong channel na to. Lagyan natin ng marka para hindi tayo malito. Yan, ikis. Yan, may ikis na. Tapos, plaster natin ito. So, dito sa may broken, dito yung problema. Okay, so may dalawang power na tayo na sira. At i-check natin yung kanyang stage. Okay, standby at check natin. Yan siya, oh. Ito yung sunog. Sunog, isa, dalawa, tatlo, apat. So, i-check ito lahat na stage. Lahat na pyesa dito. Kasi ito yung may sunog. Marami. So, suspect na ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Tapos yung papalitan yung sunog. Okay? So, madugong bakbakan to. Kaya, push muna at marami akong i-check. Balik tayo. Ito, napalitan ko na yung mga nasira, nasunog na resistor. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yung anim. Anim na resistor. Yung pinalitan natin. Ayun siya, oh. Ayan. Yun yung mga nasunog. Ito, oh. Broken. Broken at saka transistor. So, napalitan ko na yan lahat. Yun sila. Palitan ko na yan. So, check na tayo kung okay na yung power. Hanapan ko na lang yan. Okay, plug in na natin. Ito yung plug. Yan, plug in natin. Tapos dito tayo sa main power. Check na natin yung kanyang bias. DC volts tayo sa range ng ating tester. Check natin dito sa ating bias. Base bias voltage. Check natin. Yon, kung inyong marinig, meron na tayong clicking sound. Nag-click na yung ating relay. Ayan o, pakinggan nyo. Ayan, okay. So, mag-check tayo sa bias natin. Dito sa ating base emitter. Tingnan natin. Merong 40 volts. Pag walang output, kaya 40 volts yung lumalabas. 1 point. O bakit meron? Tingnan natin. Hindi pala yon, kasi apat yung butas pero dalawa lang may laman. Kaya dito tayo sa may tinanggalan natin ng laman na output. So merong 39. Okay. Sa kabila merong 40. Wala, hindi pantay. Dito sa kabila merong 40 din. Dito sa kabila, tingnan natin, merong 39. So, pantay naman yung dalawa.
39, pantay naman yung sa kabila na 40. So yung A at saka yung C ay pareho sila. C at A. Yan, pareho sila. So A, C. A and C. Pareho sila 39 na supply. Sa A may 39. Sa B may 40. So ganyan siguro yung bias niya pag walang output. Subukan na lang natin kung mapalabas natin yung kanyang bias kung ilagay natin yung output. So tanggalin muna natin yung dalawa at ikakabit natin sa kabila. Iko-compare natin. Ito, tinanggal na natin yung may ikis kanina, dyan yung sira, at ito yung good na dalawa. So ikakabit natin ito sa kabilang channel. Iko-compare natin doon sa may laman na final at sa walang laman. Kung may pagkakaiba. So plug-in natin. Tapos mag-bias voltage tayo uli dito sa may nakalagay na power output. Pakinggan natin kung may lagatik yung kanyang relay. Ako. Okay, hirap. Okay. So mayroong 0.3. Okay. Tapos dito sa kabila mayroong 0.2. So at nag-click na yung relay. Tapos titingnan natin kung ang ibig sabihin pag walang output ay yung bias voltage niya ay yung kanyang voltahe na 40 volts ang pumapasok. So pag may output na siya ay nag-normal na siya. So okay na, nag-click na ang relay. Tapos i-check natin yung kanyang relay. Check natin kung meron pa bang DC out. Okay, so nahirapan tayo pero tuloy pala natin to. Ayan, nag-click ng relay. Tapos tingnan natin, wala ng DC out. Ito sa kabila, wala rin, wala na siyang DC out. Ayan, yung kaibahan niya may output at walang output na nakalagay, wala ng DC out. Tapos nagiging 0.3 at 0.2 dito. Ganon din siguro sa kabila. Pero pag walang output, dito sa walang output tayo, yan ang may butas pa yan. Titingnan natin yung supply dito ay, yung bias natin dito ay nagiging 40 negative, at dito sa kabila ay nagiging 39.9 negative din. So puro negative. Yan o, 39.8 negative. Dito sa kabila ay tingnan natin puro negative. Tapos dito naman sa ulit sa may nakalagay na output, meron tayong 0.35 na positive. Dito sa kabila ay tingnan natin meron tayong 0.27 na negative. So magkakaroon lang siya ng normal na bias voltage kung nandyan yung kanyang output. So confirm tayo na pag walang output ay yung kanyang supply ang nandiyan. Okay? So lalagyan ko ng power output yan. Okay? So hanapin ko muna yung isa. Kasi isa lang yung nakita ko. Isa lang yung isa ay wala pa. Yan o, hindi tayo maka. Ayan, 1941. So ang isa pa na 5198 yung wala. So maghanap pa ako. Okay, update na lang pag makakita na ako. Hanap muna ako sa stocks. Okay, tuloy na tayo. Tumila din ang malakas na ulan. Kaya uminto ako. So plug-in natin ulit. Napalitan ko na yan ang power output. Dalawa. Yan, saksak na natin. Yan, nag-click na yung relay. At tingnan natin dito sa ating kanina na yung may output or may pumapasok na ang kanyang supply. Tingnan natin kung may bias na. Ayan, mayroon 0.3. Okay. Tapos dito sa kabila, tingnan natin.
Okay, may 0.22. So, good na tayo. Dapat pala, nandyan yung ating output nakakabit para makakuha tayo ng good bias. Okay? So, tika muna. Mag-inom muna ako ng gamot kasi ang sakit-sakit ng ulo ko. Okay, tuloy na natin. So, ngayon ang gagawin natin, dahil nag-click naman ang relay, okay naman yung bias, ang biasing niya. Dito na tayo, mag-check kung meron na tayong output dito sa ating speaker out. Dito tayo sa may relay. Kalabitin natin yung kanyang input kung meron na. Ayan. So, ilagay natin sa 50. Ayan. 50 EC. Check natin. Tingnan natin. Meron siyang, ayan, malapit sa may 30. Doon na lang tayo tumingin sa taas para mas malinaw yung pagtingin. Dito sa kabila. Ayan. So, parehas na. Ayan o. Ayan. Meron ang output. So, ayan. Magkabilaan yan. Parehas din. Dito naman tayo sa kabila na relay. Tingnan natin. Ayan. Tapos dito tayo sa kabila. Dito din tutusok sa kabila. Ayan. So, parehas. Parehas ang output ng ating amplifier. So, good na ang amplifier natin. Meron na siyang output. Balance naman. Pero, hindi pa yan gumagamit ng tone control at ng kanyang player. Ito, hindi pa yan nagamit kasi naka-disconnect pa yung ating input. Ayan. At wala pang supply dito. So, malalaman pa natin dyan kung meron pang ibang problem dyan. Kina ang ating amplifier, ang main amplifier natin. So, atin ang ilagay sa kanyang screwhan. Okay. Lagyan na natin siya ng player. Tapos, lagyan na natin siya ng music. Naka-off pa yung ating volume. Meron na yung speaker na dalawa, left and right. Tapos, play natin yung music. Ayan, nagpi-play na. Tingnan natin. Kung wala. Okay, wala pa. Wala. So, walang tunog. Tingnan natin. Kasi, walang tunog dahil hindi pa natin na-plug in. Ayan o, oh, hindi pa natin na-plug in. Kaya, wala pang tunog. So, plug in muna. Ayan o, oh, plug in. Hindi pa na-plug in. Plug in muna. Tapos, yan, power on. Tapos yung relay nag-click. Ayan. Okay. Baka may copyright. Piyak ang kabila. Kabilang in. Isa lang muna. Tanggalin muna natin ito. Tapos ito. Wala. Ayan o. So, walang ground yan. Ito na lang. Ayan o. Okay. Tapos ito sa kabila. Ayan. Okay. So, tumutunog na. Yung walang, hindi nag-click yung relay at walang tunog at may mga sunog siya na palitan na, napaayos na natin. So, hindi na natin patagalin yung pagpaandar, baka maka-copyright tayo. Dahil wala pa akong non-copyright na music. Yung problema na may maraming sunog at sunog yung kabilang amplifier ay napalitan na natin. Tapos, yung mga sira, napalitan na rin. For documents sa ating customer, ayan yung mga sira. Ayan o. Ayan sila, yung mga pinalitan namin, pinalitan ko pala. Tsaka, may tunog na. Ayan o. Ayan, tapos, ito naman, kung tanggalin, wala o, wala. Volume ko, ayan o. Binovolume ko siya o, wala o. Okay, so dito, ayan o. Ayan, tapos kabila. Ayan, okay. So, may tunog na yung magkabilaan. Hanggang dito na lang yung ating video. Hindi ko na ipapakita. Ayos naman yung lahat. Yung kanyang tunog, balansi naman. Kaya lang, pinakabahan ako sa aking music.
Okay, so maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video ko. Uulitin ko, itong amplifier na ginawa ko ay isang Plardin na amplifier, at yung sabi ng customer ay walang tunog daw, at dala niya yung dalawang bus niya na 15 inches. Tiningnan ko, yung isa ay okay naman, yung isa ay open or putol. Kaya sa inakala ko na yun yung dahilan na nag-DC out yung kanyang amplifier, pinadala ko ang amplifier, at ito nga ang amplifier confirm na may sira, may sunog na mga parts, shortage yung dalawang output na E and C, 1941 at 5198. So ang mga resistor at isang transistor, pre-drive transistor. So napalitan na lahat at tumunog na. Kaya hanggang dito na lang ang video ko. Muli, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe, like and share sa aking video kung nagustuhan nyo. At magandang hapon sa lahat. Bye-bye!